med sjaks for alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hverdag. Okay guys, magandang gabi po. Ito po nung continuation ko yung pagtuturo po kung kulusamat. May sample po tayo dito na multiply diffraction. Diffraction. Sorry po. May example tayo dito na 1/3 times 2/3. Ito po, direct po na natin gagawin. Yan po ang rule para sa multiply diffraction. Okay po. Ang ano po niyan, 1 times 2, it equals to 3 times 3, it equals to 9. Yan po ang pinakamaliit. Kaya hindi na po natin ipapactor out. Let's proceed po sa example number 2. At ito po naman ang ano, dividing the factor or dividing the fraction. Okay po. Example po natin is 5 over 4 divided by 3 over 8 equals 5 over 4 tapos reciprocal po ng 8 over 3. At 3 over 8 is 8 over 3. Okay po, yan po. Yan po ang rule na sa ano, sa math po. Tapos balik-aral po pag napag-aralan sa mga first year college, mabalikan po rin yun na ito. Balik-aral po itong ginagawa ko para po ito sa mga electrician. Kailangan alam po din nila ito sa kayong pang mga engineer na po. Ito po ang pinaka-basic nila. Okay po. Okay po, 5 over 4 times 8 over 3. Masyado pong malaki kaya dapat i-factor out natin yung 8. Ngayon, ang mangyayari po naman ito, ito na. It equals to 5. Yung pag pinaktor mo po yung 8 is 4.2. Di ba ba? Tapos, 4 times 2. Tapos, over 4 times 3. Tapos, magkakaroon po tayo rito ng cancellation. Cancelin mo itong 4. Dalawang 4 cancelin. Ang matitira is 5 times 2. Okay po. Kaya 10 na yan lumabas. Tapos, ang natira pa sa denominator niya is 3. Kaya 3 over 3. Hanggang dyan na lang po. Hindi na po ini-factor out dyan. Okay po. Maraming salamat po. Sana po natuto kayo doon sa kunting balik-aral po sa mga elektrisyan at sa mga nag-aaral po sa engineering. Kailangan niyo po ito sa basic. Okay po, maraming salamat po. At magbibidyo po naman ako sa another example po dito sa next video ko. Okay po, thank you and mabalas po and subscribe na rin po. Sana po may natutunan kayo. What's up po sa mga elektrisyan, kailangan niyo rin po ito. Dapat may kunting ano rin. Okay po, balik-aral tayo. Maraming salamat po at pasensya na po kayo sa sulat ko. Hindi naman po ako architect para gumanda yung sulat. Okay po. Thank you po. Maraming salamat. Sinay ko lang po sa inyo. Good luck.